Nag-spray. So yun na nga guys, magandang hapon, magandang umaga. So nag-spray po tayo sa ating kalabasa at saka yung mais. Kasi inatake ng insekto. So yan pala yung nag-spray guys, yung aking guwapo na ikuha na na butang nag so brother natin na tanda sa akin. So yung inisprayan niya is yung mga sakto pa maning tubo ano kalabasa na south. Ano na attack pero nag-spray ag ko pero yung mas na grabe talaga guys, grabe yung iba is hindi na tumubo no. Yeah, so, nindot tayo nga natin ano yun yung problema natin kasi sa lugar na yan is maraming insekto ano, at saka yung nangutan na yung papaw lizard na kuhan, mais. Kumakain ng mais na bagong turok. So yan, inisprehan nila lang yung lahat. At meron din tayong ano dyan, okra. So nagtanim din tayo ng okra dyan. So mahangin sa lugar na yan kasi nasa nasa taas sa banda. So yung mais natin guys is maganda naman yung tubo kaya lang hindi ganun kadami no? So yan yung inalagaan na lang natin no? So yan yung kalabasa tingnan nyo guys, inatake na insekto kaya nagkabutas butas yung dahon kaya inispray natin. So yung inispray pala natin guys is organic no? So gumagamit tayo ng organic spray, so meron tayo yan at yun yung inapply natin sa ating kalabasa at saka mais. So umaga ako nag-spray at dun sa baba guys meron ding konting talong at inisprayhan din natin kasi yun nga inatakili ng mga insekto. So since tayo guys is hindi tayo gumagamit ng synthetic na chemical at hindi rin tayo nag-i-spray dati kaya lang as farmer so hindi mo talaga maiwasan na ganito atakihin ng mga insekto no. So kailangan mo talagang mag-spray at kung mag-spray ka din naman papansita o suksan ng mga synthetic chemical hindi gagamit ka ng mga organic no. So meron naman tayo niyan kaya yan yung inaapin sa ating pagpo-farm. So dito banda guys. Wala pa nakabot 50 ka pa nga no. Kasi wala talagang nabubuhay na mais dito. Kaya yun yung din, yan yung din yung kahoy na bibenta natin soon. Yan guys yung ating mais. So yung klase ng mais guys na ganito kalaki is hybrid pala at unicorn. So nanghingi tayo dun sa ugangan ng kapatid ko at yun bigyan tayo. So yan siguro agi ng kuan ng kalabasa ba yan. So ang ganda ng sprayer guys na gamit pero hindi yan sa akin, hiniram na natin yan sa kapitbahay. Ang ganda guys kasi electric no? So pipindutin mo lang yun sa gilid mo-on na siya tapos yun gagamitin mo na spray, hindi na katulad ng ibang sprayer dati nung nasa Mindanao ako is bomba no, bomba. Pero ito, itutok mo lang. Okay na. So napaka high-tech na talaga sa panahon ngayon yung mga gamit kaya iwan ko na lang sa iyo kung tamad-tamad ka pa mag-farm. So sipag lang, no? Sipagan lang. Kaya mong mabuhay pag masipag ka lang. Kahit na yun nga, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. So katulad natin, no? So sipagan mo lang at diskarte sa buhay. At samahan din ng dasal. Kaya yun, walang imposible sa'yo. So ito na yung tanim natin. At doon banda guys sa baba, yun yung ibang pang tanim natin. Artista so, na gani ba? Meron din tayong tanim doon na artista na sili espada no? So nipapakita ko yan sa inyo. Pero ito muna yung hinaharap natin kasi yun nga inatake talaga ng insekto yung ating kalabasa at kailangan din nating mag-spray kahit na hindi tayo mag-spray dati. So ngayon kailangan na natin kasi yun guys
hindi naman natin to hiningi yung mga seeds ng kalabasa, no. So binili din natin yan. So kailangan din nating magastos talaga. Kailangan talaga nating gumawa ng maglabas ng kapital. Hindi naman ganun kalaki. Kailangan mo to para mas maganda yung resulta, no. So yun lang, guys.